guys, welcome back to my YouTube channel. For today's video naman guys, i-share ko sa inyo kung paano mag-apply ng personal loan sa CIMB Bank. Napakadali lang guys. And sundan nyo lang yung steps guys and mabilis lang din siya. And previously guys, na-share ko sa inyo kung paano naman ako nag-apply ng Rebi Credit. And ilalagay ko na lang sa description box guys yung link para kahit paano kung interesado kayong mag-apply sa Rebi Credit, at least meron na kayong masusundan. So guys, check nyo na lang yung link sa description box. But for now guys, i-share ko sa inyo kung paano yung step by step on how to apply the personal loan of CIMB Bank. Open lang natin yung CIMB Bank app guys. So dito guys sa dashboard, nakikita nyo na may trace time balance. So sa baba tayo guys, click natin yung loan. So sa taas makikita nyo may Rebi Credit tsaka personal loan. So switch natin sa personal loan. I-click lang natin yan guys. Sa baba guys, makikita nyo apply for a personal loan now. So kapag decided na kayo guys, so proceed na tayo para sa next step. So ito guys ang lalabas, get cash as high as 1 million, fast and easy application daw, then enjoy real-time disbursement upon approval, zero fees. Tapos click lang natin yung terms and condition dyan sa baba, then if you fully agree, then I agree, click nyo lang yan guys. Then dito na tayo guys, apply now. So sa next step naman guys, kailangan natin na meet yung requirements na ito para maging qualified tayo sa personal loan ni CIMB Bank. So eligibility guys, so basahin nyo na lang, i-screenshot nyo na lang kung qualified kayo sa or na-meet nyo yung requirements na yan. Then sa required documents tayo guys, nakalagay guys 1 full month payslip, certificate of employment, BIR 2316 or 1701. So kailangan yun guys, lalo na kapag nag-a-apply tayo sa mga ganito talaga. So dito tayo sa how much do you want to borrow. So nakalagay dito guys yung amount, up to 1 million nga talaga siya. So ikaw na bahala guys, mag-drag-drag dyan guys and kung ilang months mo babayaran. So sa purpose of loan guys, nakalagay dyan yung mga choices. So walang maling sagot dyan guys, kay bala ko anong gusto nyo, education ba, home improvement ba, medical expenses ba. Pero sa akin ang pinili ko guys is yung personal consumption. And after nyan guys, pag decided na kayo, click nyo lang yung continue sa baba to proceed. Tapos nakalagay guys your monthly installment will be, ang laki diba kasi 500k kasi yung pinili ko. Pero mamaya guys i-edit natin yan para lang makita nyo kung anong magiging kalalabasan at itsura nyan. So yun nun guys, proceed tayo. Next, so ito yung what's your home address. So guys, yung meron na dyan nakaplat na address mo kasi nga yun yung nakaregister mo sa kanila. So pilapan nyo lang yung guys yung address ninyo. Then next tayo, so we just need more few details. Yun yung mga ano, sex, status, ganyan, emergency contact numbers. Kayo bahala guys kung anong gusto nyo ilagay dyan, alam nyo naman yan. So tell us more about yourself. So syempre dito yung employment type, kung self-employed ka ba, employed ka ba, ganyan. Employed yung nilagay ko guys. And next is yung may mga choices guys kung anong profession mo, kung anong trabaho mo dyan, ganyan. So what's your office address pag naglagay ka na ng ganon. So kailangan yun guys kung saang address yung company mo, yung pinagtrabahuan mo, or yung business address na meron ka. So kaya kinakollect nila yung details guys about your company address, business address, or office address guys, kasi biniverify nila yan and tumatawag sila dyan sa office na yan. And kailangan nilang malaman yung address na yan guys for credit investigation purposes. Syempre kailangan talaga yan sa isang ganitong loan. Then tapos na tayo mag-fill up guys. So sa next step, i-review na lang natin yung application details na nilagay natin, na earning input natin kanina or fill up natin kanina. So nakalagay dyan guys kung ano kailangan yung i-edit, mag-edit tayo like this guys. Sa loan selection ko, i-edit ko to kasi 500,000 yung nilagay ko dito, masyadong laki. So babaan lang natin, drag lang natin yan guys para makapagpili tayo kung anong loan ang gusto natin, a loan amount na gusto natin. So I choose to 40,000 lang siguro ang i-avail ko para mas mababa. Then 24 months, I want to repay in 24 months. So kapag okay na yan guys, i-save lang natin yan, click lang natin sa baba, save. So nakalagay na guys sa 2,114 lang yung monthly installment. Tapos mababa, di ba? So continue tayo guys kapag decidido na tayo sa loan. Anyways guys, 2% lang yung monthly interest, yung napakababa talaga pag sa banko guys. So continue lang tayo guys. So babalik tayo dito sa review application details. So nag-edit tayo kanina ng loan selection, which is 40,000 for 24 months. So monthly installment, yan nga siya. Then submit na tayo guys pag okay na. So ito yung isa sa pinaka-strong basis ni CIMB Bank guys para maapalubahan tayo sa ating loan. So kapag ikaw ay employed, piliin mo yung full month payslip or certificate of employment. Kapag hindi ka naman employed or self-employed ka, BIR talaga hinihingi sa inyo. So yun nga guys, upload lang natin yung image. Then after na ma-upload natin yan guys, continue lang tayo. Then where do you want to disburse your loan? Syempre piliin natin si CIMB GSave kasi free siya, instant pa, and no disbursement fee. Unlike pwede naman sa to another bank but may 500 pesos fee charge guys. So after nyan guys, click lang natin yung continue kapag decided na tayo. So ito yung lalabas guys, ito yung pinaka final step. So your document is being reviewed. So nakalagay yan guys, document verification,
pre-employment verification, ito yung mga step employment verification, tapos ang last ay income verification. Ang daming verification ang inihingi talaga nila or process talaga nila. So nakalagay is for some cases, it may take us more than 2 banking days to review your document. We'll notify you if we'll need more time. So yun yung note ni CIMB Bank. So kailangan natin antayin tong portion na to. Kasi guys, alam nyo, mapalad na ako, nakarating ako dito sa step na to. Kasi sa Arabic writing, hindi ako nakarating sa portion na to kasi disapproved agad. Halos paras lang sila ng ano guys, process ng application ni Rebic Credit. So, alam nyo ba, after kong ma-submit yung income ko doon, disapproved agad. But let's see guys, sa personal loan, baka ibang process naman ito. Malay mo, makapasa na ako kasi nakarating ako dito sa dulo. And so yun guys, I've waited for 7 days, for almost 7 days kasi nakalagay nga doon, diba, within 7 days mag-review nila sa document ko, yung info ko, yung income ko. Everyday guys, chine-check ko guys kung anong improvement. So, ganun pa rin. Actually, 2 to 3 days, ganun pa rin. Nagre-review pa rin daw sila, ganyan. And 4 days. So, hinayaan ko lang. So, siguro kasi Tuesday kasi ako last nag-apply. So, Tuesday na ngayon. And kahapon nga guys, nag-inform nga siya sa akin via text message and via email na ako ay disapproved. So, nag-inform nga siya guys sa email and through text messages na ang application ko ay disapproved. So, we regret to inform you that my loan daw is disapproved and mag-wait daw ako ng after 90 days para makapag-apply ulit ng loan kasi ganun din ginawa ko nung nakaraan na nag-apply ako na mag-wait ulit ako. So, mag-wait ulit tayo. And hindi ko alam kung bakit disapproved kasi I provided naman the documents that they need and nandun na rin yung income. Pwede naman nilang kontakin yun and nag-aantay lang din ako na makontak kami or makontak yung office or employer but wala hindi ko alam kung gano'ng taas ang standard ni CIMB Bank. And kayo ba, ano bang experience sa mga nag-a-apply ng loan? Paano kayo na-approve agad? And so yun guys, alam nyo previously naman hindi ako umabot sa bottom talaga na sa dulo. Actually nung nagpasa agad ako, hindi ako na-disapprove agad. Pero ngayon kasi umasa ako na ma-approve ako kasi nga nakarating ako sa dulo and pinag-antay nila ako ng 1 week. So, diba, I assume na ma-approve talaga nila ako kasi nga pinag-antay nila ako which is hindi ko ginawa nung una kong loan to and na-disapprove agad. Nung unang loan ko kasi guys, na-disapprove agad ako. Yan nga guys, sa Arabic credit, na-disapprove ako. Sa personal loan na to guys, na-disapprove na naman. So, hindi ko alam gano'ng kataas ang standard ng CIMB Bank. But, sana all na-approve. So, anyways guys, after 90 days, mag-take ulit tayo hanggang sa ma-approve tayo. So, anyways guys, kung may katanungan kayo or concerns, you can comment down below and para mabasa ko yan guys, para mabasa din ng iba guys. And kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please don't forget to subscribe and hit yung bell button for update guys sa mga bago ka pa pong mga videos. Guys, thank you for watching. Bye!